Yo, what's up sa inyo lahat? WB Milecho and Tarmile. Andito sa ating video reaction at sa ating news reaction. Na kung sana andito tayo sa Philippines Trending News, subscribe ka dyan mga kabalits. At ito nga mga kabalits, kakapasok lang, Diyos ko, nagwala ang Japan. Sa WPS, pinaulanan na ang China. Lahat nag-al sa baluta na. At yun, paalala lamang, ito yung reaction video lamang. Ano mang sumasal around dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Napabilang ang Pilipinas sa mga bansang pangunahing bumibili ng mga aircraft at iba pang defense equipment mula sa Estados Unidos. Ito ay batay sa datos mula noong Abril ng taong 2023 hanggang sa Marso ng taong kasalukuyan. Sa loob ng naturang panahon, umabot na sa kabuuang 505,348.6 million ang aircraft at defense export ng US sa Pilipinas. Ito ay panglabingpito sa kabuuang listahan ng mga bansang pangunahing bumibili ng mga armas at sasakyang panghimpapawid mula sa US. Batay pa sa datos ng US Department of Commerce, Industry and Analysis Aerospace Office at ng US Commercial Service, nakapagbenta ang Amerika ng kabuuang $282.4 million na halaga ng mga civil aircraft at mga parte nito. Ang nalalabingang $66.2 million naman ay ibinili ng iba pang defense equipment. Samantala, maliban sa Pilipinas naman ay tinukoy din ng US ang mga bansang Australia, Brunei, Canada, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Vietnam at iba pang bansa bilang top markets ng mga US civil aerospace and defense exports. Samantala, nagpahayag ng suporta ang Association of Generals and Flag Officers sa paninindigan ng gobyerno na igit nga ang soberanya o ang karapatan nito sa nang Pilipinas dyan ho sa may bahagi ng West Philippine Sea. Nanawagan ang nasabing grupo sa Armed Forces of the Philippines na protektahan din ang kanilang mga sundalo na nasa frontline. Batay sa isang pahayag na nilabas ng naturang grupo, suportado at nagtitiwala sila sa paninindigan ng gobyerno na igit ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Ayon sa grupo na ang aksyon ng China Coast Guard at China Maritime Militia ay napaka-unprofessional, escalatory na paglabaghuas sa United Nations Protocols. Pinuri naman ng grupo ang mga sundalo na kabilang sa mga rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre noong June 17 sa may bahagi ng Ayungin Shoal dahil sa kanilang pagiging profesional sa kabila ng agresibong aksyon na ginawa sa kanila ng China Coast Guard. Sa pagpapatuloy pa ng ating balita, nananawagan ngayon ang ilang grupo ng mga negosyanteng Filipino-Chinese sa gobyerno ng Pilipinas maging sa China para pahupain ang tumataas na tensyon sa West Philippine Sea sa pamamagitan niyan ng dialogo sa neutral at diplomatikong paraan. Ginawa ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce Industry Incorporated kasama ng 32 na iba pang Filipino-Chinese business at civic federations ang joint statement sa gitna na rin niyan ng mga panibagong incident sa pinag-aagawang karagatan. Sinabi din ng grupo na suportado nila ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa diplomasya sa pangangasiwa sa pagkakaiba ng dalawang bansa. Gayun din ang panawagan ng presidente para sa mapayapang pagresolba sa naturang dispute. Naniniwala din ng grupo na sa pamamagitan lamang ng constructive dialogue, makakahanap ang dalawang panig ng parehong ground na maaaring magresulta naman sa maayos na resolusyon ng pagkakaiba ng walang sisihan at pagkundina. Samantala, kuha po tayo ng update doon nga po sa isinagawang pagdinig sa kamakailang insidente po sa West Philippine Sea. Dahil ang Department of Foreign Affairs abay magkakasapo ng pagpupulong sa kanilang Chinese counterparts kaugnay sa naturang insidente. Magkakasahan ng pagkupulong ang Department of Foreign Affairs sa kanilang Chinese counterpart para pag-usapan ang pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal kung saan nagtamo ng severe injury ang isang Philippine Navy personnel. Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senadora Amy Marcos, binigyan diin ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na matapos ang insidente sa Ayungin Shoal noong Hunyo 17 ay nakipag-ugnayan agad ang DFA sa Chinese Ministry of Foreign Affairs at sa Chinese Embassy dito sa Pilipinas para ipahayag ang pagkundina ng bansa sa nangyari. Git ng kalihim na hindi naaayon sa napagkasundo ang patakaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping ang agresibong aksyon ng China malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea noong Hunyo 17. Gayunpaman, sinabi ni Manalo na naniniwala pa rin ang Pilipinas na dapat mangibabaw ang primacy ng dialogo at diplomasya sa gitna ng mga seryosong insidente.
gawin ito. Target naman sa Hulyo na makapagpulong ang ahensya sa kanilang Chinese counterpart bilang bahagi ng kanilang bilateral consultation mechanism hinggil sa pinag-aagawang teritoryo. Line nito anya na makabuo ng solusyon para matugunan ng maayos ang mga issue sa pinag-aagawang teritoryo at iba pa. Ngayon kipag-ungay na rin anya sila sa mga international partners ng Pilipinas at karamihan anya sa mga ito ay nakikiisa sa ating posisyon tungkol sa kahalagahan ng international law o ng rules-based order. Nevertheless, the Department of Foreign Affairs, in consultation with the National Maritime Council, which by the way met last Friday to look at the issue, we still believe in the primacy of dialogue and diplomacy should prevail even in the face of these serious incidents. Though, of course, I admit it's also a challenge. Nevertheless, we will pursue the peaceful resolution of disputes in accordance with international law, specifically the UN Convention on the Law of the Sea and the 2016 Arbitral Award. And we have been working hard to bring back China to the table to talk with us to resolve differences on these issues. We have an existing mechanism with China. We call it the bilateral consultation mechanism. China, mga sangkay, umaaray ngayon sa mga sinasabi ng Japan dahil tila baga ang Japan ay pumapabor po sa Pilipinas. At alam naman po natin, mga sangkay, na ang Japan po yung isa sa trauma ng China. At ngayon, umaaray po sila, mga sangkay, sa isa pong matinding statement nitong Japan. Pag-usapan po natin, mga sangkay. Ayan. Sabi po dito, Japan has no right to meddle in China, Philippines maritime issues. Ayon daw po ito sa Chinese Embassy doon po sa Japan. So umaaray po ngayon yung China sa ginagawa ng Japan, mga sangkay, na pangingi alam. Sabi ko nga, mga sangkay, kung sakaling magkakaroon ng digmaan ng Pilipinas sa China, isa sa magiging threat sa China ay ang Japan. Kung magsasalpukan ng Pilipinas sa China, Japan ang magiging isa sa malaking sakit sa ulo nitong China. Bukod pa po yan sa India. Kasi ang India ngayon, matindi din po yan, mga sangkay. Isa po yan sa may himutok sa China. Japan has no... sabi po dito, Japan is not a party to the South China Sea issue and has no right to intervene in China-Philippines maritime matters. Ayon daw po ito sa China, mga sangkay. So ang ano daw po, ang Japan dapat ay hindi nangingialam sa problema ng Pilipinas at China. Kahit mali na ang ginagawa ng China, wala pa rin pakialam itong Japan. Wala pa rin pakialam ang iba mga bansa. Ganun po yung gusto ng China mangyari. Bakit sinasabi ito ng China? Kasi alam po nila na kung Pilipinas lang, walang magagawa ang Pilipinas. Walang magagawa ang ating bansa. Kasi wala naman po tayong laban talaga sa China. So gusto nila, lumayas kayo dyan, hindi nyo usapin to. Amin lang to ng Pilipinas. Kasi ang gusto nila mangyari, patuloy nilang bubulihin ng Pilipinas, patuloy nilang iipitin ng Pilipinas, kung walang tutulong. Ganun po yun, mga sangkay. Japan's foreign ministry said this week that it was seriously concerned over repeated actions that obstruct freedom of navigation and increase regional tensions, including recent dangerous actions that damaged a Filipino vessel and injured Filipinos on board. So dito, sinisisi po ng Japan itong ginagawa ng China. Kasi kung titingnan naman po talaga natin ngayon, ang nangyari last time, eh malala po talaga. Hindi po biro yun. Yung inakyat na po nila, yung isa sa mga ano ng Pilipinas, isa sa mga boat, rubber boat ng ating bansa. Tapos may nananakit na po itong ano eh, Chinese eh. No? The Philippine Foreign Ministry has denounced as illegal and aggressive China's actions during a routine resupply mission on Monday, which the Philippine military said severely injured a Navy sailor and damaged Manila's vessels. Yun po talagang nangyari, mga sangkay. Tinawag pa nga po itong mga pirata lang daw ang gumagawa nun, mga sangkay. Kitang-kita naman po sa video at malaki pong kahihiyan niyan sa bansang China. China denied the allegations as the two countries square off over the second Thomas Shoal, a disputed atoll inside the Philippines' exclusive economic zone in the vast South China Sea. Malamang sa malamang, didepensahan po talaga ng China yan. Kasi every time po talaga
na maiipit po sa kahihiyan ang China. Didepensa po sila, isisisi po sa Pilipinas. Kagaya po nung nangyari ngayon mga sangkay, nagkaroon po ng kunti-kunti na lang po talaga. Mapupunta na po tayo sa gera, no? Kung hindi po mag-iingat. So we have to pray for our military. Sabi po dito, we express our strong dissatisfaction and resolute opposition to the fact that the Japanese side has once again made erroneous remarks on the South China Sea. Natawa ko mga sangay kasi sa part na to nagre-reklamo po yung China. Issue that manipulate right and wrong and make unreasonable accusations against China. Umaaray po ang China sa mga sinasabi po ng Japan. Bakit? Inakabahan ba sila sa Japan? Hindi pa ba nagigets ng China na just in case papasukin po nila itong digmaan, malaki po ang magiging problema nila. Andyan po yung India na nanggigigil din po sa China. Andyan po yung Japan na bad trip din po sa ginagawa ng China. Diba? China claims almost all of the South China Sea as its own. Diba? Yun naman po talaga. Pero, natalo po sila, mga sangkay, sa nung idulog po ito sa international. Talo po ang China. So dito sa pagkakataong to, ang China po ang hindi sumusunod talaga pagdating po sa international law, pagdating sa karagatan. Japan said it has consistently advocated upholding the rule of law at sea and will continue to work with the international community such as ASEAN member states and the United States. Hindi po sinabing China no nakikipag-cooperate dito ang Japan sa Amerika at iba pang miyembro ng ASEAN. Japan's cooperation with the United States and the Philippines must not undermine China's territorial sovereignty and maritime rights and interests, sabi po dito ng spokesperson ng China. The US, Canada, Japan, and the Philippines recently wrapped up a two-day joint military exercise in Manila's Executive Economic Zone in the South China Sea. So ngayon, mga sangkay, hindi po pumapabor ang Japan sa ginagawa ng China. So anong gagawin ngayon ng China? Ha? Kinakabahan ba sila sa Japan na ngayon ay lalo pong nagpapalakas ng sandatahan? Well, ano po ang inyong komento, mga sangkay, na ngayon ang Japan ay nangingialam sa ginagawa ng China na pambubuli sa Pilipinas? So, komento po sa iba pang inyong mga... At yan nga mga kabalits, yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga, Pilipinas kabilang sa mga top buyer ng US aircraft at defense equipment. Ito yung isa sa talagang nagiging umanoy, pagbibigay natin ng talagang simpatya sa ating sandatahang lakas at sa ating mga kagamitan. Kaya ito nga mga kabalits natin, yung nagiging isa sa nagiging top buyer. At dito pa nga, General's Flag Officer, suportado ang gobyerno na igiit ang sovereign rights sa WPS at ito yung patuloy na talagang ating dapat igiit at talagang ito'y pinaglalaban nga na ating Pilipinas sa mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to. At dito pa nga, grupo ng mga negosyanteng Pilipino-Chinese sinimok ang PH at China na mag-usap para i-de-escalate ang tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Ito yung patuloy nga na nais ng mga negosyanteng Pilipino-Chinese nga na pag-usapan ng umano'y tumataas na tensyon dito nga no, sa West Philippine Sea. Dito pa nga, Department of Foreign Affairs magkakasan ng pagpupulong sa kanilang Chinese counterparts para pag-usapan ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Ito yung naganap nga na talagang komportahan laban na sa mga Chekwang to at ng ating ukbong nakatalaga sa bahagi ng ating soberanya. At dito pa nga yung nagiging umanoy pagpapahayag at statement ka umano ng Japan laban nga sa mga Chekwang to na patuloy at patuloy sa pagkontra. At talagang patuloy nga na hindi hinahayaan yung mga maduming gawain ng mga Chekwang to dito nga sa bahagi ng ating soberanya o teritoryo, na patuloy nga na ito na isa nga ang Japan sa patuloy nga na sumusuporta ngayon sa ating bansa at hindi sa mga Chekwang to. Kaya patuloy nga umano yung pag-aray ng mga Chekwang to ngayon dahil isa ang Japan sa talagang kinaiilagan at kinakatakutang makalaban ng mga dipungan na dipunggol ng mga Chekwang to na ngayon nga patuloy ang suporta at handa nga. Handangan tumulong sa ating bansa at patuloy na pinapahayag ng Japan no yung tila nga ba pagkontra at talagang
umanoya hindi pagkagusto sa mga nagiging hakbang o galawan ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to, na kung saan kung magkakaroon nga umano ng mga labanan sa pagitan nga ng ating bansa at sa mga Chekwang to, na umano'y isa nga ang Japan sa pinaka talaga nga delikadong makakalaban ng mga Chekwang to ng China, dahil ay nakasuporta ito sa ating bansa at patuloy nga na nais na ipahayag yung suporta sa bansa nga natin, at patuloy nga itong Japan sa pagkontra talagang hindi pagpayag sa ano't ano pa mga maling hakbang ng mga Chekwang to. At talagang dito ay pinapahayag ng Japan yung kanilang talagang pagtuligsa na talagang handa nilang suwagin o talagang handa rin nilang harapin itong mga Chekwang to, na kung saan kung gagawin nga yung pakikipagdigma o pakikipaglaban, isa nga ang Japan sa talagang ay makakatunggali at makakaharap nitong mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to, na bukod pa nga sa India na talagang gigil din dito sa mga Chekwang to, na kung saan ngayon ang Japan ang isa sa talagang ay mahigpit na makakalaban ng mga Chekwang to ng China, na tila nga ba ngayon ay talagang nagkukumahog at talagang nag-uumiyak ngayon itong mga Chekwang to, dahil nga sa patuloy na rin na pakikialam at talagang panghihimasok ngayon ng Japan sa ating bansa at patuloy na pagpapahayag ng suporta na handang ipagtanggol at suportahan yung ating bansa nga sa ano't ano pa mga magiging hakbang o magiging galaw natin dito nga ano sa ating mga teritoryo o sa bahagi nga ng West Philippine Sea. At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Philippines Trending News. Subscribe ko dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalits.